Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako si Kuya Red. Alam natin na tayong lahat ay may mga pangarap. Ngunit, paano nga ba natin ito tutuparin? Halina't samahan niyo ako sa ating bagong kwento para malaman natin kung paano natin matutupad ang ating mga pangarap. Ang pamagat nito, ang kahangahangang si Daisy. Kwento ni Leona Ingram at Nuzisue Herrero. Mula sa Let's Read Up! Tara na, mamati na, ikaw ang anak ko, pati hira. Pamati kita ang istorya, samit tayo na kabaraka. A story time, mag-enjoy kita. Noong unang panahon, sa munting bukid sa isang maliit na nayon, ay may naninirahang sisiw na ang pangalan ay Daisy. Gusto kong lumipad ng mataas paglaki ko. Mataas na mataas hanggang sa maabot ang mga ulap. Sabi ni Daisy. Ngunit, tinawanan lang siya ng lahat ng mga sisiw. Kakaiba ka talaga! Wika nila. Hindi na kami makikipaglaro sa iyo kahit kailan. Daisy, lahat tayo ay maaaring ipagaspas ang ating mga pakpak. Ngunit, napakahirap sa mga manok na makalipad. Paliwanag ng kanyang ina. Ngunit hindi sumuko si Daisy. Araw-araw siyang nag-e-ensayo. Pinapagaspas niya ang kanyang mga pakpak. Pero hindi man lang niya maiangat ang sarili mula sa lupa. Habang siya ay nag-e-ensayo, nakikita niya ang kanyang sarili na lumilipad ng mataas sa langit. Mula rito, ay tinitingnan niya ang mga manok sa ibaba. Iniisip niyang lumilipad siya lagpas sa mga maya at kahit pa sa agila. Hala! Isang manok na lumilipad! Bibilib ang mga ibon. Kaya pagaspas. Araw-araw ay pinapagaspas ni Daisy ang kanyang mga pakpak. Pilit niyang inaangat ang kanyang sarili mula sa lupa. Ngunit palagi siyang nahuhulog. Hindi na ako lilipad. Ang wika ni Daisy sa kanyang ina. Tama ang sinasabi ng iba. Daisy, iba ka sa ibang mga manok. Ayaw nilang lumipad, ngunit gusto mo. Kaya mo yan, saad ni Mama. Nang sumunod na araw, umakyat si Daisy sa tuktok ng kanilang kulungan. Sinimulan niyang ipagaspas ang kanyang mga pakpak. Tumalon siya sa hangin at pinagaspas ang kanyang mga pakpak. Pagaspas ng pagaspas. Tumawa ng malakas ang ibang manok. Ha! Sinasabi na namin sa iyo, hindi nakalilipad ang mga manok. Kinabukasan, umakyat si Daisy sa mas mataas na bahagi ng kanilang kulungan. Muli niyang ipinigaspas ang kanyang mga pakpak. Pagaspas. Unti-unti siyang lumilipad sa hangin. Patuloy ang pagpapagaspas ng kanyang mga pakpak. Pagaspas. Patuloy ang kanyang paglipad. Ang hangin sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mas lumakas. Pumaitaas siya ng pumaitaas. Ang mga maya at agila ay nagulat. Kahanga-hanga! Isang lumilipad na manok! Ang iba pang mga manok ay nagnanais na maging katulad niya. Sinabi nila, Kahanga-hanga ka, Daisy! At dyan nagtatapos ang ating kwentong Kahanga-hangang si Daisy. So alam nyo na mga bata, kung paano natin matutupad ang ating pangarap. Matutupad ito kahit imposible. Dapat lang tayong magtiyaga at dapat may tiwala tayo sa sarili.
at lalong-lalo na sa Panginoon dahil sa Kanya ay walang imposible. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!